bango sa paana ng Panginoon, hindi pa siya nakontento. Pinahiran niya pa ng buhok niya. That is full humility. Kaya hindi natin maramdaman ang blessing dahil sa buhay natin, meron tayong reservation sa sarili. Amen. Amen. Tingnan mo yan kagabi. Ano? Kaya yumayama? Yung reservation tayo. Bago tayo magbigay, iniisip natin, oh nga, kailangan ko magbayad sa ganito eh. Ipapayaran nga ako nito eh. Kaya maraming churches, pagdating sa pagbibigay, galit sila sa nagmimensahe. Maraming churches na pag ang pinag-usapan ay tungkol sa negosyo, ay sa demonyo yan. Sila yun, hindi ako yun. Sino ang mabibless pag ang lahat ng miyembro ay naging wealthy sa harapan ng Diyos? Amen! Inaplano ng Diyos eh. Di ba yung servant? Kung marunong magbigay. Amen! Kaya ang design ng Diyos, pagpalain ang 11 tribo. Amen! Kaya sabi ng Panginoon, ang mga Levites, ako ang kanilang kayamanan. Portion. Pero ito, sige, pamahagi mo yan, Joshua. Pero mga Levites, ako kayamanan nila. Kaya sabi ko, Lord, ikaw lang, sure ka? Wala silang inheritance? Nung malaman ko, Panginoon, kung 100% magbibigay kami ng 10%, iba ang tithes, iba ang offering. Kakaintindihan tayo, ha? Isa din sa sabi niyo, tithes and offering. 10%. Natutunan namin, 10% ang tithes, 15% ang offering for the man of God yung susunod, for the temple yung susunod, and the succeeding. Amen! Amen! Kaya hindi lang 10% na binibigay namin. 35. Kaya nung dumaan kami doon sa payment land, sabi ko, Panginoon, mukhang mali. Sabihin mo sa katabi mo, pwede kang magreklamo. Pwede kang magreklamo. Pero kung di ka nagbibigay, huwag kang magreklamo, mahiya. Wala ang karapatan. Andiyan pa kayo? Amen! Ouch! Pagbago na lang. Mali ito. Hindi ito yung word mo. Kailangan i-bless mo ako. Dahil mas matindi ako magbigay ngayon. At turuan mo pa ako mag-bless na mag-bless. Kaya meron kaming tinatawag na fruit. First fruit. First fruit namin, yun yung pinakamabigat. Bukas. Sa tanong mo sa katabi mo, ano po ang entertainment pay mo? Yun yung first fruit mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kainin yung first fruit mo. This Sunday, meron kami First Fruit Festival. Tapos pag tinanggap namin yung First Fruit Festival namin, bibigyan namin yung family namin, bibigyan namin yung mga tao na ginagamit sa amin. Amen! Iba pa sa binibigay namin. Ano sabi na iba? Puro bigayan na lang. Alam nyo, habang dumadami ang pagbibigay, mas dumadami ang blessing. Amen! That is the principles. Amen po ba? Amen. Kaya lagi kami naka-prepare. Twitter na doon yata sa aking iPad. Nakiram. Kiram-ram. Yan. Thank you very much. I love you. So, hindi lang po ito gesture. Every time there is conference, ginagawa po namin ito. Diba? So, bilang recognize mo namin na yung aming father of faith ay si Kuya Dante, actually, bago po kami tumayo dapat, ay inabot ko na yung aking seat. Amen! Dahil ang iniintay ko rito, hindi yung para ipakita sa inyo na nagbibigay ako. Ang iniintay ko rito, yung word na malalabas sa kanyang labi. Amen! Dahil naniniwala ako na every word
nabitawan niya, it will shall come to pass. To pass. Yes. Sige, sumama? Yes. Sige, sumama? O, sige. Pwede pong ma-invite si Kuya Dante sa araw tsaka si Ate Cynthia. Kasama na aking asawa. Okay. Kasi ang salita o ang message, there is no power if there is no activation. Ganun din ang prophecy. Kahit dumating yung prophecy sa inyo, nakapakalain kayo, kundi naman kayo mag-a-activate, useless lang. You know yung formula for blessing. Ang topic ay giving. Kaya dapat mag-bigay. So, nandun ba lang po tayo sa giving? Ina-nervous na iba. So, accept this seed. Every word that proceeds in your mouth, we agree, it will come to pass. Tinatanggap ko to na sa akin lang binigay, hindi siya. Nililinaw ko lang. Alam nyo, pinag-aralan ko talaga na pag binigay sa lingkod ng Lord, dapat tatanggapin na may kagalakan at magdeklaran na hindi lang pagpapasalamat sa Lord kung doon siya nagbigay. Sabi nga nung ni Elisha, grabe itong babae, pinaghuman tayo ng ganito, ganyan, bahay, ganda-ganda, tulugan. Anong kulang nila? Bossing, walang anak. Sige, tawagin mo. Today, the same year, you will have a son. Amen. Alam nyo, pinagpala talaga yung nagbigay. Amen. Kaya yung nagbigay, pinagpapala. Amen. At papalain pa. Amen. So, sa harapan ng Panginoon at sa mga kapatiran na naihinggit, Pinaigit ba? Weather lang yan. Lord, we just bless you and thank you for this gesture na ginawa ng makasawang ito. Alam ko, Panginoon, ito'y patikim lang sa mga lingkod ng Diyos. Yes. Na kami po, in behalf of the servants, Lord, ito na ang panahon na sasagana ang aming pamumuhay dahil may mga katulad nila. Katulad ng Shunammite woman, nilalakaran nila na pagpalain ang iyong mga lingkod. So we declare that the Lord will all the more bless you. Cover you with His glory, spare you from harm and sickness, any form of accident. We declare the Lord will bless you even more because you have blessed the servants of God. We declare these blessings upon you to the glory of the Father, the Son, and the Holy Ghost in Jesus' name. And everybody say, Amen! Amen! Meron po. Sige, share ko na sa iyo kasi meron ka rin eh. Oh, ano? Sige po ah. Nalap ko pa lang po sa gali po. Tumag po ba ito? Tumabain na hanap ko. Ano ba po? Basahin mo. Sa Joel chapter 2 po, Joel. Sabi ng Lord, gusto ko makita, pero ang message ko doon, kung ano man ang inagaw ng locust, swarms of locust, at saka po mga canker worms, lahat po yun ay ibabalik. Amen. I receive it. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon, be glad, you and your children rejoice in the Lord, for He gives you the former or early rain in just measure and in righteousness, and He causes to come down for you the rain. Pwede po ba tayong tumayo? Oo na. Mag-exercise muna.